Dear Lady Love TV. Magandang araw. Matutunghayan natin muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Got Trapped by Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang 10 bahagi. Pangiti-ngiti kay Clarice si Charm. Nasa labas na ang magtiyuhin at siya naman ay nasa sala. Nagtutupi ng mga damit ng bata. Galing pa itong dryer ng washing machine at doon na niya ito inayos dahil gusto niya nakikita lang sa labas ang magtayuhin. Umupo sa tapat niya si Charm na nakasuot ng napakaiksing miniskirt, nakitang-kita na ang panties at singit at nakahanging top pa. Mukhang walang bra dahil nababanaag niya ang nipples nito. Halatang sanay sa lantaran ang babaeng to. Naiinitan talaga ang haliparot na to sa Pilipinas eh, sa loob-loob niya. Asar na asar. Did you know that Dave and I have a long sex story? Lantarang pahayag nito may malisyosang ngiti sa mga labi. Pulang-pula pa ang mga labi nito sa lipstick. Parang gusto niyang kuyumusin iyon. Napalunok siyang nakatitig rito. Yes, she gritted her teeth. Napatawa ito ng marahan. Napalingon ito sa direksyon ng kanyang mga mata. Mangtiyo na naglulukson tinik. Nakaupo si Dave samantalang lumulukso ang bata sa tinik na gawa ng paa at kamay ng binata. You think he'll settle for you? Ani Charm. Sinundot bigla ang puso niya dahil sa tanong na iyon. May katotohanan kaya ang sinasabi nito? After all, hindi pa rin niya naririnig ang gusto niyang marinig mula sa binata. Kahit na ipinakita ng binata na gustong-gusto siya nito. His mansion was in Greek Revival style. It had huge pillars. May iba't ibang kulay ng bato na siya nagpapaganda nito, lalo na maliban sa nakaukit na mga disenyo sa halik at dingding. Pero pinili niyang huwag umimik. This woman could be baiting her or merely taunting her. Gusto yata nitong mawalan siya ng cool sa katawan. Gahibla na lang eh. Naghahanap talaga ito ng away. At pagkatapos ay ano? She wondered. Ikrinos nito ang mga hita. Pangmodelo talaga ang dating nito. Kung hindi lang napakalaki ng boobs na nakaka-insecure dahil hindi naman kalakihan ang boobs niya. Napansin niyang pinagsalikop nito ang mga kamay na may suot na singsing. Napansin niya ito simula pa lang nung dumating ito, pero ngayon ay parang pinagdalantaran talaga nito ang bagay na yon. At ang nakakainis pa ay parang kumikislap-kislap ang singsing para tudyuin siya, para inisin. Didn't you know that he and I are engaged since a long time ago? In fact, this is the proof. Tinutukoy nito ang mamahaling suot na singsing na diamante ang bato. Cliché lang. Natigilan si Clarice sa kanyang ginagawa at parang tinakasan ng dugo ang kanyang mukha dahil sa sinabi ng dalaga sa kanya. Totoo kaya ang pinagsasasabi ng haliparot na to? Pero may singsinga. May ebidensya eh. Paano na siya ngayon? Pinaglalaroan lang ba siya ni Dave? Paano kung tanungin niya ang binata at sasabihin ito ang nagbigay ng singsing na iyon? Parang hindi niya kaya marinig ngayon pa lang. Nakita ni Charm ang reaksyon niya. Kinatuwa talaga nito nang makita siyang ganito. Bigla na lang siyang tumayo. Mali ko ba kung binili mo lang yan, haliparot ka? Inis na wika niya. Sabay talikod. What did you say? Pahabol nitong inikot niya ang mga mata. I-memorize mo at nang maitanong mo kay Dave mo. O kaya naman ay i-google mo na lang. Singhal niya. Nagpatuloy sa pagpanhik ng hagdan dala ang mga damit na tinupi. Hindi na niya ito nilingon pa. Halatang inis ito dahil hindi nito alam ang ibig sabihin niyon. Bahala ito sa buhay niya. Bakit ganyan ka humakatingin sa akin? Tanong ni Dave nang marat na siyang nagkukulong sa silid ni Kara. Nakasandal ang lalaki sa pinto nang nakakrus sa mga braso. Nasa baba ang bata at kasama raw ang haliparot. Parang gusto niyang paakyatin si Kara para hindi maimpluwensyahan. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Magkakilala na ang mga ito bago pa man siya dumating sa buhay ng magtiyo. Wala naman. Matabang niyang sabi. Nagbibisi-bisihan na lang siya sa pag-aayos ng mga damit ng alaga. Tungkol ba naman ito kay Charm? Palalayasin ko ng babaeng yan. Tataligod na sana ito pero nagsalita siya. Huwag. At least, kaibigan mo naman yan.
Tsaka baka magtaka si Kara. Pamilyar naman ang bata sa kanya. So hayaan mo na lang siya. Pinilit niyang lumunok. Nakita niyang hindi siya sang-ayon sa sinabi nito. Umakbang ito palapit sa kanya. Sweetheart, kung siya na lang naman ang dahilan kung bakit ka nagkakaganito, mas pipiliin ko pang mawala na siya sa landas natin. Ikaw ang kailangan ko at hindi siya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto na niyang magtanong kung mahal siya nito pero handa na ba siyang marinig ang sagot nito? Natatakot kasi siyang hindi pagmamahal ang mayroon si Dave sa kanya, kundi pagnanasa lang. Sure, she enjoyed and loved their every encounter they had. But was it everything there? To be cold relationship? Bago pa man siya makapagsalita, ay tumunog ang kanyang cellphone. Napasimangot siyang numero lang ang nakarehistro roon. Sinagot niya. Pero walang nagsasalita sa kabilang linya. Parang nakikinig lang sa boses niya nang paulit-ulit siyang nagsalita ng hello. Nakita niya nagkasalubong ang mga kilay ng lalaki. Bumuntong hininga siya. Kung hindi ka magsasalita, goodbye. And in-end-call niya yon. Wrong number? Usisa ng binata. Kumibit naman siya. Hindi nagsasalita eh. So what now? Magsasabi ako ng totoo sa'yo. Ididispatch ako na talaga ang babaeng yan. Tumunog na naman ang cellphone niya kaya natigil ito sa pagsasalita. Mukhang naiirita na ito dahil sa kakatunog niyang aparato. Bakit ba kasi ito uso ngayon? E gayong may importante silang pinag-uusapan ng binata. Kilala niya ngayon ang tumawag dahil nakarehistro sa phonebook niya. Si Leo. Pinsan niya. Oh, Leo. Aniya. Lalo iyong nagpasalubong sa mga kilay ng binatang nakatingin sa kanya nang marinig ang pangalan ng isang lalaki. Bahala nga ito kung anong iisipin. Inis din naman kasi siya rito. Ate, makakauwi ka ba ng probinsya? Namatay kasi si Tia. Napaupo siya sa kama dahil sa kabiglaan. Feeling niya ay parang bigla siyang nahilo. Second cousin ng ina niya ang tiyahin at malapit ito sa kanila. Pinigilan niya ang luhang gusto nang kumawala kaya nasapo niya ang kanyang noo. Kailan ang libing? Sa makalawa na. Te, kahapon siya namatay at medyo naging busy kaya ngayon lang ako nakatawag sa iyo para ipaalam. Napalunok siya. Kailangan niyang umuwi ng kanilang probinsya. Pagkatapos niyang kausapin si Leo ay nagpaalam siya sa among nobyo. Nag-aalala ito sa kanya. Ihahatid na kita roon. We'll just cut our vacation short. Huwag na. Dito na lang kayo. Make the most of your vacation dahil hindi naman ito palagian. Baka ma-disappoint si Kara. Ayoko mangyari yun. Niyakap siya ng lalaki. Are you sure? Tumango siya. Mga 3 oras ang biyahe mula sa Batangas hanggang sa probinsya nila. Matagal-tagal na rin hindi siya nakakapunta roon. Tinawagan niya sina Cory at Krista. Papasundin na lang niya mga ito bukas dahil may klase pa mga ito. At least isang araw lang absent ang mga kapatid dahil weekend naman sa makalawa. Inihatid lang siya ng binata sa may bus station kahit namilit ito. Tumanggi lang talaga siya nag-aalalang-alala kay Kara. Sa bus na siya humagulhol. Naisip niya siguro ay blessing in disguise na rin ito. Naisip niyang hindi na siya babalik. Siguro naman ay ayos na si Kara. Pagkatapos ng ilang beses nitong umiyak dahil sa kulog ay hindi na ito nagkaroon ng sintomas ng PTSD. Matagal-tagal na rin iyon. Nang umulan, kumidlat at kumulog nung isang gabi ay ayos lang naman ito. Siguro ay pwede na siyang mag-move on. Wala naman silang kontrata ni Dave. Hihingi na lang siya ng panibagong trabaho kay Trixie pagkatapos ng maikling bakasyon na rin sa probinsya. Tama, ito na nga ang gagawin niya. At least hindi na niya makikita pa ang binata at ang bata. Hindi siya mahihirapan sa pagpapaalam dahil hindi naman sila magkakaharap ulit. Tapos na ang pantasya niya, sa tingin niya. Pagdating niya sa probinsya ay noon lang niya napansing na iwan pala niya ang importanteng bagay, ang kanyang cellphone. Siguro sa dami ng iniisip niya at pati na sa nararamdaman niya ay nawala na sa isip niya ang aparato. Hindi bale, buti na rin siguro yon at hindi na siya matutunto na lalaki kung sakali. Pwede naman siyang lumipat ng magkakapatid pagbalik niya sa Maynila para tuluyan na siyang walang koneksyon sa binata. Sasabihin niya kay Trixie na huwag ibigay ang panibagong address o contact number niya kung sakali mang magtanong ito. Pagkalibing sa kanilang tiyahin ay kinausap ni Clarice ang 2 kapatid tungkol sa paglipat nila. Ate naman, bakit papiglaan? At tungal ni Krista. Samantalang seryosong nakatingin sa kanya si Cory. May nakita kasi akong mas mura sa bandang university ni Cory. Hindi rin yun kalayon sa school mo. Palusot niya.
nagkatinginan ng kanyang dalawang kapatid. Nagsalubong ang mga kilay ni Cordy na nakatingin sa kanya. May tinatakasan ka ba ate? Usisa nito. Ha? Ano naman? Sino naman? Napaiwas siya ng tingin. Ayaw niyang may mabasa ito sa mga mata niya. Bumuntong hininga ang kapatid. Sige, lilipat na kami kapag nakauwi na kami sa Manila. Kung nakausap mo na ang lilipatan natin. Saad ni Cory na naiilang. Duda talaga ito sa kanya pero mukhang wala magagawa. Panganay naman kasi siya at siya ang masusunod. Parang masisiraan ng bait si Dave. Duguan ang labi ni Charm at pati na ang mag-asawang caretaker sa rest house nang bumalik siya pagkahatid kay Clarice sa bus station. It was just less than an hour at pinasok daw ang rest house ng masamang loob at kinidnap si Kara. I told you, Dave, that bitch can't be trusted. Sigaw sa kanya ng babae sa kanilang wikang hindi maintindihan. Napasulyap siya sa mag-asawa. Umiiyak pa rin si Aling Dora habang inalo ng nabugbog din si Mang Temyong. Hindi nila nakilala mga kumidnap nang dahil sa natakip ang mga mukha at mga armado rin daw. Kahit na ayaw nilang ibigay ay nagawa pa rin naman itong matangay si Kara. Kokontak daw sila, Sir Dave, para sa negosasyon, sabi ni Mang Temyong. Pasensya na po, hindi namin naprotektahan si Miss Kara. Napasa po ang binata sa kanyang ulo at paruot parito siyang naglalakad. In-report na niya sa pulisya ang nangyari. Nang dumating ang mga ito, ikinausap na niya at nagsabi pa si Charm kung sino ang pinaghihinalaan nito. That nanny, sabi nito sa mga pulis. Gustong sampalin ni Dave ang babae pero nagpigilang siya. What the fuck, Charm? Sigaw niya rito. Huwag mong pagbibintangan ang nobya ko ha, aniya sa kanilang wika. Bakit? Malay mo ba kung nagkunwaring namatayan yun pero tumakas na pala ha? Just shut the fuck up. Ayokong idadawit mo ang pangalan ni Clarice sa walang kwenta mong pagdududa. May tiwala ako sa kanya. Hindi niya yun magagawa kay Kara. Matalim siyang tiningnan ng babae. Paano kung mali ang pagkakakilala mo sa babaeng yon? Napakayaman mo para hindi siya magtangkang pagkaperahan ka, Dave. She has nothing but only her name, after all. Hindi mo ba naisip yun? Lalo lang uminit ang kanyang ulo sa mga ibinibintang nito sa nobya niya. Kulang na lang ay pilipitin na niya ang leeg ng babaeng ito. One more word, Charm, and I swear. Dinuro niya ito sa mukha. Sir Dave, nakita namin ang cellphone na to sa silid ng bata. Singit ng isang pulis na naghahalughog sa posibleng mga ebidensya mula sa mga kidnappers. Ipinakita nito ang aparato at kilala niya yon. Ang cellphone ng nobya niya. Nakasilid na ito sa isang ziplock. That's my girlfriend's. Akin na yan. Tinangka niya ang agawin yon pero nagbaba ng kamay ang pulis upang iiwas sa kanya. Pasensya na Sir Dave. Nang tiningnan ko ang mga mensahe nito ay may kaduda-duda siyang mga text. Ilang araw ang nakalilipas. Isang numero na wala sa phonebook niya. Ano? Imposible yan. Magkasalubong ang mga kilay niya at tumaas ang tono ng boses niya. Napasulyap siya kay Charm. Parang may nakikita siyang malisyo sa mga mata nito nang nakatingin sa aparato at sa pulis. Ngunit agad ding napalis iyon. Baka imahinasyon lang niya dahil sa pagkainis niya rito. I want to see it for myself. Aniya sa pulis. Kailangan hindi mo mahawakan ang aparato. Pero ipakikita na lang namin to sa inyo kapag nakuna ng fingerprints. Makopya lang naman. At maiparetrieve ang anumang naburang mga mensahe. Napamura siya. Hindi niya gusto ang pangyayari ito. He knew deep inside that Clarice is not this type of person. Mahal niya ang dalaga at naniniwala siyang walang plano ang babae na saktan ng kanyang pamangkin. Ang kawawa niyang pamangkin. Sigurado siyang takot na takot ito ngayon. Nagka-aksidente na ito at ngayon naman ay nakidnap. Mapapatay niya talaga ang may gawa nito. Kahit na sino pa ito. Napakuyom siya ng mga palad sa sobrang pagkainis. Officer, what that piece of evidence you have there? Osyoso ni Charm sa pulis na ipinaliwanag naman ng huli. Hindi pa rin niya gusto ang tabas ng panalita ng pulis. Ginatungan pa ng putang si Charm. She said she's going to attend a burial, but she didn't tell us exactly where. Saad na babae. Totoo naman ang sinabi ng babae. Nang ihatid niya ang dalaga sa bus station, ay sinabi nitong wala pang bus kaya maghihintay pa ito sa darating na iyon. Sabi ng taga bus station na kapag darating iyon ay aalis naman ng mga 20 minuto dahil iyon ang last trip. Siguro ay tatanungin na lang din niya ang taga-agency ng dalaga kung may alam ang mga ito tungkol sa probinsyang iyon dahil barangay lang ang sinabi ng dalaga. Santa Cruz daw. Mukhang maraming Santa Cruz naman sa Pilipinas. Naghihintay siya ng tawag mula sa mga kidnappers pero wala pa hanggang sa magmadaling araw na. Alaalang alaala talaga siya sa kanyang pamangkin.
kanina pa niya pinawi ang mag-asawa pagkatapos niyang pinatingnan na mga ito sa ospital. Buti na lang ay hindi malala ang sugat at pasa ng mga ito. In case I haven't mentioned it, the kidnappers mentioned your nanny's name before taking Caras away. Nag-aapoy ang kanyang mga matang nakatitig sa babae. Sila na lang dalawa ang naiwan ngayon sa rest house. Ang mga pulis ay busy sa paghahanap ng mga clues. Kinontak na rin niya si Gab para ito ang mag-asikaso doon sa Maynila. Umigting ang kanyang mga panga. What the fact? Don't make it up, Charm, because I don't believe you even just a little bit. Kahit na sinasabing ebidensya ng mga pulis na cellphone ng dalagang may nakadudang text, ay hindi pa rin siya naniniwala. Kinabukasan, ay pumunta si Dave ng presinto at ipinakita sa kanya ang mga text messages na nakaprinta na. Kompleto ang mga ito sa detalye tulad ng date, oras at verbatim na text messages tulad ng kidnapin ang bata. Hintay, aking tawag bukas at iba pa. Napailing-iling siya. It's not her. It's not Clarice. I'm sure of it. It doesn't make sense. It's broken Tagalog na parang Google translation. Stupid, sigaw niya sa police. He was sure it was done on a purpose. Baka nga ay hindi talaga maalam sa wika ang nag-send niyon gamit ang cellphone ng nobya. Napatingin siya sa kasamang si Charm. Wala siyang ibang pinagdududahan kundi ito. Kahit na hindi niya alam kung ano talaga ang motibo maliban sa pera. Hinawakan niya ito sa leeg. Tell me, you don't have anything to do with the kidnapping. Tell me, Charm. Pilit siyang pinipigilan ng mga pulis na naroroon. Napaubo ang babae na napahawak sa leeg nang mabitawan din niya ito. Inihiwalay kasi sa kanya ng mga pulis ang babae. Nagbabaga ang mga mata ni Charm na nakatingin sa kanya. Are you crazy? Baka sinadya lang yon ang babaeng yon kung sakasakali. Iyon ay para ako naman ang paghinalaan mo. Giit na palusot niya. Napailing siya sa babae. Para na siyang sasabog. It was driving him insane. Hindi na niya alam kung anong iisipin. Wala pa siyang tulog. Base sa nakuha naming ebidensya, naghihintay na lang kami ng warrant of arrest mula sa judge at sinimula na ang paghanap sa yaya ng pamangkin mo, Sir Dave. Saad ng parehong pulis na nakakuha ng ebidensya kuno. Fact, malutong na mura niya. Ayaw niyang hulihin ang dalagang mahal niya. Alam na alam niyang hindi si Clarice ang may gawa nito. Pero anong magagawa niya kung ang mismong ebidensya ang nagtuturong ito nga ang suspect? Sinipa niya ang isang malapit na puting monoblock chair na siyang kinamangha namang nasa presinto. Wala siyang pakialam. Frustrated and emotional siya ngayon. Ano na nga ba ang maaaring gawin ng kawawang si Clarice ngayon na sa kanya itinuturo ang lahat ng ebidensya sa pagkawala at pagkakidnap ni Cara? Malusutan pa nga kaya nila ng kanyang nobyo ang problemang ito na kanilang kakaharapin? Yan ang ating patuloy na aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Thank you.